Isang maganda at mapagpalang araw mga ka-farmers. Ayan, inilabas muna natin yung ating native fig dito sa labas. Ba't nakatali sila? Ayan, so para naman na hindi sila lagi nakakulong and maranasan naman talaga nila yung nature nila na nandito lang sa labas. And kasama nga nitong ating native na mga manok. Ayan, so ipiniprerange lang natin sila sa araw and sa gabi ipinapasok sa kulungan. Ayan, wala pa kasi tayo mga ka-farmers na net para meron silang pre-range. Ayan, so wala pa tayong budget. Ayan, so ito guys yung, or mga ka-farmers, yung ating mga native pig na kakalit lang dito sa paligid. And ayan, kung mapapansin nyo, napakalapit na rin ng tubig. Ayan, so 10 meters away yan mula doon sa riprap natin. So napakalapit na. And dito nga sa lugar na to, medyo patag ito. And dati meron ditong puno ng kasoy and buli. So namatay na sila sa katagalan. Ayan. And ito guys, kung maririnig nyo mga ka-farmers, merong nanganganak na kambing sa mga oras na ito. And panoorin natin. Ayan, so may nanganganak tayong kambing ngayon, yung kambing ni Queen na itim. Ayan, so abang-abangan natin and mas maganda talaga yung hands-on kasi nababantayan. And babantayan natin ito ngayon hanggang mailuwal niya yung kanyang anak. And last September 4 mga ka-farmers, may nanganganak tayo na dalawang brown. Ayan, na inahin. Yung isang brown, nanganganak siya ng dalawang babae. Ayan, so lahat sila babae. And yung isang brown, nanganak siya ng isang buck o lalaki. Ayan, so may tatlong kids tayo dito sa farm. And nanganganak pa itong isa. So itong itim. So abangan natin kung ilan yung magiging anak niya. So may tatlo na tayo. And hintayin natin na magluwal itong itim and tingnan natin kung ilan ang iluluwal niyang anak. Ayan. So thanks God, September, as of September 2022, meron tayong nanganak na tatlong kambing. Ayan. So abangan natin itong itim kung ilan ang magiging anak niya. Ayan. So update na rin natin kung ilan yung magiging kambing natin lahat. Yo! Basta mo tingnan, nakatahimik yan. Mm-hmm.
So ayan mga ka-farmers, medyo nahihirapan yung ating inahin mga anak kasi malaki rin yung ating buck na ginamit, F3 siya, nabuwang, and so medyo malaki and malamang malaki yung baby nito kaya nahihirapan siya mga anak, and medyo natatagalan iluwal yung kanyang baby. And mga ka-farmers, ito yung sinasabi ko na dalawang doling. Ayan, yung dalawang doling o dalawang babae na kids nitong ating brown na kambing. Ayan, and yung isa nga, lalaki naman yung anak. And itong isang itim na nanganganak ngayon, abangan natin kung babae o lalaki yung anak niya. And ilan. Ayan, so meron na tayong tatlo and abangan natin itong itim. Ito yung isang lalaki na anak ng isang brown. Ayan, nung brown na yan. So, ayan mga ka-farmers, nanganak na siya. And eto, napakalaki yung baby niya and nag-iisa lang. Ayan, so, buck ito, buck. Itong ipinanganak na to. Or buckling, ayan, so buckling. Meron pala mga ka-farmers difference yung buck and buckling. Yung buck ay lalaking kambing na mas may edad na. Ayan. And yung buckling naman ay yung batang kambing or baby na kambing. Tinatawag siyang buckling. And sa babae naman, doe yung malaki na. And doling naman yung baby na babae. Ayan. So meron silang pagkakaiba. So, meron na tayo mga ka-farmers na apat na kids. Ayan, dalawa yung lalaki or buckling and dalawang doling. Ayan. So, thanks God. And nadagdagan na naman yung ating mga alaga dito sa farm. Ayan, na goat. And may blessing tayo ngayong month na September pala. Ayan, hindi December. Ngayong month of September, meron tayong nanganak na tatlong kambing. Ayan, yung isa dalawang anak. And yung dalawa, tig-iisa lang ng anak. And eto si Brownie. Ayan, nasa labas siya. And siya yung father nitong apat na kids na ipinanganak ngayong September. Ayan, September 4 and now na September 10. So, dalangin natin na pagpalain pa tayo and manganak pa ng maraming itong ating mga alagang kambing. So yun lang mga ka-farmers, and don't forget to like, share, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video about dito sa farm, update sa mga halaman, sa mga Muscovy duck, and sa ating native pig. Ayan, native chicken, and yung ating Rhode Island Red, and sa mga susunod pa ating gagawin dito na project sa farm. So yun lang mga ka-farmers, and God bless us all.